Nice kami na yun. May babala? Meron bang issue sa akin? Ano sa mga imported mong products or ano na items na meron ka ang kaya mga i-give up ngayon or aba ng sacrifice? Kanina nga, pinag-uusapan na namin yun kasi kako dapat sa mga ganitong pagkakataon, ikaw ang halimbawa, di ba? O, sabi nga ni boss, gawin mong dahan-dahan yan kasi mahuhubarang ka. Naisip ko, sinulatan ako ng Caritas eh. Sinulatan nila ako na humihingi sila ng mga second hand. Siguro, ano yun eh. Gagamitin nila sa auction, gano'n. Yun ang inisip ko kagad. Kasi, siyempre, Muslim sa Catholic friendship, di ba? Sa kanila ko plano ibigay lahat yung... Yun naman, no, di ko binili. Oo, ako talaga, wala talagang hilig eh. Kahit sinong tanungin nyo sa... nakapaligid sa akin, ako ay mahilig sa donation. Yung sponsor, yan. Oo, yung mga gamit ko, puro ganyan. Siyempre, may mga mahalo tayong kaibigan, lalo na si Mariel, na napaka-fashion, ano ho, yan. Lahat po ng damit kong mahalin, yan ho ang bumibili. Saka isa din ho yung manager ko, pag kumikita siya ng malaki, binibilan din ho ako ng mga sapatos na mga mahal. Ako ho, totoo, alam mo na Diyos yan, wala ho akong ano, wala ho akong ganyang mga, hindi ko trip yan. Okay. Okay, kamusta naman yung pelikulang yung gagawin para dun sa Marawi, nag-guarantee mo sa certain show? Una ho, siyempre, nagpapasalamat kami sa Panginoong Diyos, sa Armed Forces of the Philippines dahil ayos na po eh, na nagkasundo na po kung kailan mangyayari yung shooting. Nakakatuwa, lalabas na kasi kung ano yung totoong nangyari eh. Kasi mahirap kasi yung ang daming kwento lang, ito ho talaga. At para manatili po sa atin yung aral kung ano yung ibinigay ng Marawi at huwag na mauli. Kumusta si kasama pa rin si Viola, si Dep. Joyce? Ang producer po nito at ang creative po nito ay si Direk Joyce Bernal at si Mr. Piolo Pascual. Sila po talaga, nakatutok po silang dalawa dyan. Yung po kanilang pagmamalasakit nito, hindi po sa usapin lang ng kwarta o ano. Nag-fasting pa yan, dalawang yan. Nag-observe sila ng Ramadan. At nung Idil Fitir, nag-ano din si Piolo, naghanda din siya. Ganun sila na-involve dito sa project. Malaking bagay din sa'yo pag pinagupitan ka, pag pinabawasan mo. Kasi di ba, mahal mo yung nag-i-hear. Bakit kumaya ka ulit magpagupit ngayon? Ala tayong magagawa eh, kasi pag inutos ng direkto. Kasi yung akin naman pagpapahaba ng bigote, ng buhok, yun kasi yung gusto ko. Yun ang gusto kong gawin. Kasi naniniwala ako doon na sa pagtanda ko, gusto ko talaga mahaba buhok ko, mahaba bigote ko, na may puti. Ganun ang arrive yung gusto ko, para termitanyo. Kapag inaahitan ako, ginukupitan ako, para ako nakukubaran, para ako nangihina. Totoo naman yun. Okay lang manghina, wag lang manghina sa chicks, baka magalit si Mariel. Siyempre, kung anong utos ng director, gagawin natin. Utos na sana dalawa ang puso. Okay, director, ano lang. Bumalik na po si Mariel sa Showtime. Ano pong masasabi niyo po? Very supportive daw kayo dun sa pagbabalik showbiz ni Mariel. Kung saan masaya yung asawa ko, masaya din. Masaya siya dun eh. Siya'y nalungkot, parang milako nga yung Showtime na yan. Kaya nabuntis pa siya. Pero wag na muna magdagdag doon. Kasi yun na yun. Big, ano ba isa? Big Brother. Wag muna po doon. Okay yun. Basta hosting lang. Ang ayaw ko, yung mag-aartista pa siya. Kasi hahanapin siya ng anak. Masyado malapit kay Mariel Isabela. Malingat lang ng konti. Nalulungkot yung bata. Meron nga ako mga video. Umakatok lagi yung anak namin sa pintuan, akala natutulog lang siya eh. Ganun, masyado. Malulungkot din ako. So may limitation po yung pagbasa niya sa showbiz? Yung sa hosting, wala. Pero sa pag-aartista, maraming... So basta sa hosting, kasi she's the one looks very happy again naman na yun yung ginagawa niya. So hosting muna, then later on, discussion na lang. Wala lang later on. Siguro pagka malaki na anak namin, matanda na siya noon. Sir Robin? Kasi kaakibat yun ng pagiging ina.
Sir Robin, kamusta po yung celebration ninyo ng Father's Day? Ni-rape ako ng asawa ko. Ay, hindi. Father's Day eh. Siyempre, isang gumastos sa pinamasahe niya ako eh. Pinalakas muna ako eh. Tapos pinakain ako, mas lalo akong pinalakas. That's yun. Happy Father's Day na. Meron na ba? Susundan niyo. Ay, hindi. Huwag na muna, kawawa naman yung asawa ko. Kawawa naman. Kasi hindi madali yung dinaanan niya na pagbubuntis. Dalawang taon yun. Isang taon na pag-ineksyon ng kung ano-ano. Tapos yung nanganak siya, nag-breastfeeding siya, lumaki siya ng takot-takot ako. Dahil ang laki na niya, hindi ko alam, baka magkasakit siya sa puso. Ayoko nang daanan yun. Yung anak niyo po ba, papayagan niya rin mag-artista? Hindi. Farmer yun. Farmer. Kasi sa balik na nga yung katawan ni Maria, kaya na lang masasabi mo. Ay, siya. Juicy, siyempre. Very elegant. Pero ikaw binakama, okay ba yung oras mo para may sabera sa tingin mo? Sa eh, sabi ko nga kay Mariel, palagay ko, pagka ito tuloy-tuloy mo na yan, ako na muna ang ano, total, matagal ko nang gustong magpahinga. Ako siguro, papayagan na ako ni Betsay. Kasi, hindi talaga pwede yun eh, na walang isang magulang doon. Sa ngayon, nagpagtatakpan ni Mami April, ni Lolo at ni Lola. Yan. Siyempre, darating ang panahon, kailangan meron talaga isa. Sir Robin, balik tayo dun sa may brand Pilipinas. Ano talaga yung tunay na nagpalagay sa iyo na sinabi mo talaga sa sarili mo na kailangan matuloy itong brand Pilipinas na ito? Matagal na to eh. Kasi kaya lang walang naniniwala. Noong panahon, walang tagal na namin pinag-uusapan ni Boss Betsay na encourage yung mga Pilipino product na magkaisa, labanan kong mga foreign. No? Isang araw, nakilala namin si Ma'am Amor na malaki yung network niya sa marketing. Kilala niya lahat yung mga mabibigat na tao sa negosyo. Siguro ako, ito na yung time na ang ginawa namin, minitin namin sila doon sa Manila House. Nagtalumpati ako ng konti patungkol sa pagmamahal sa bayan. Hanggang sa nabuo ito. Malaki ang pasasalamat ko dahil walang binabayaran dito kahit isa. Ang lahat ng tao dyan naglabas ng pera para mabuo ito. Ito na siguro yung sinasabi ko, hindi ko man nabuhay mismo yung katipunan kasi yun ang gusto ko talagang buhayin. May ibang nanganak naman ng brand Pilipinas na anak ko talaga. Yun ang pangarap ko talaga. Nabuhay. Kasi ang katipunan, pag-ibig sa lahi natin yun. Sir, paano ang Katniel? Will-invite rin po ba to join this? Parang magkaroon sila ng participation? Siguro, number one, sila. Dahil sila yung, lalo na si Daniel, makabayan talaga din yung batang. Ang kanyang network sa kabataan, napaka-powerful. Malaking bagay yun. Kung pati yung mga artista na hindi lang si Daniel, yung mga nagsasabi na mahal nila yung Pilipinas. Ang dami niyan eh. Hindi naman kami namimili kahit yung mga nasa kabilang partido. Ang dami niyan. Nandun sa kabila. Ano? Hindi naman kasi ito political color. Ano? Kahit anong kulay ka, meron ka. Pinost ko nga yun eh. Hindi din ang kulay ng bandila natin. May dilaw, may pula, may blue, may puti. Kaya sama-sama tayo dito sa Brand Pilipinas. Hindi ito maka-Duterte ako, maka-dilaw ka, maka-pula ka. Hindi, hindi po yun. Mga mahal kong artista. Ito po ay para sa Pilipinas. Hindi kung sinong pangulo o icon. Ito po ay atin. At sana yung mga kapatid kong artista, kapamilya kong artista, kapuso kong artista, sumama kayo dito. Kasi atin po ito. Atin. Sir, speaking of eh, syempre, ako unang nagluksa. Kasi, noong palang, unang araw ko palang na nabanggit yan sa AFP na gusto kong gawin. Si dalawa lang ang nasa isip ko. Una si Daniel, pangalawa si Joshua. Yan ang dalawang tao na
Noong nakipag-meeting kami, una na pag-usapan yan, yung victory party ng unexpected Diyos, nabanggit ko na kay Joshua yan. Nabanggit din sa akin, hindi naman si Joshua, kasi yung batang yun, mabait yun, talagang ganun. Hindi niya magagawa. Oo, kasi may launching sila. Ganyan. Oo. Siyempre, ako, sabi ko, kay Daniel na talaga to. Kasi, kumbaga, destiny na sa kanya. Eh, nalungkot din. Oo, hindi din na tuloy. Pero siyempre, sabi nga, sa mundong to, ganun talaga eh. Huwag natin ikalungkot yung wala. Dahil una pa lang, wala na. Meron naman nakuwang iba si Piolo. Dahil si Piolo naman, natutuwa ako. Siya talaga yung kumakausap. Siya yung kumakausap siya ganyan. Siya yung... Pati doon sa mga ibang artista na gusto kong makasama, siya yung kumakausap. Sir, pwede na ba may reveal kung sino po yung nakuha ni Papa? Ay, yes, siya mo bibit. Hindi ko trabaho yun. Hindi ko trabaho yun. Baka magaling sa akin. Oo, siguro siya lang mag-a-announce yung rest. Kasi ano lang ako sa pelikula, hindi ko nga alam. Kasama pa ako doon. Pero pabuhay na yung process sa pelikula ni Papa. Pinabigit mo niya for that. Wala naman dapat pagkatiwalaan dito kung si George sa nga studio. Kaya sila naman nung una-una may pulso, diba? Ang una ko lang naman sinabi dun sa dalawa, basta yung kita, ibigay natin yan dun sa housing namin. Yun lang, yun ang babantayan ko. Yung creative, yung production, sa kanila. Basta pag sa kita, sa akin ang turnover na. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, ma'am. So, wala ka ba ulit next meeting? Ano ba, ba't? Sir, ba't siya? Ano ba? Wala ka ba ulit gagawin? Meron eh. Dapat nga, nag-shooting na ako. Meron pa ko siya. Sa schedule. Sa Tumawi. Okay na. Dahil sa sana. Ha? Dahil sa sana dalawa. Pag nag-sherry ka, wala ka ng buhay. Sir, nakita ko yung comment mo kay June. About yung sa weight loss niya, nilagay mo healthy living. Ano masasabi mo din? Parang sabi ng mga tao, parang anorexic siya, parang sobrang... Eh, ganyan naman talaga mga tao. Kapag tumuyak, sabihin, ang payat naman masyado. Kapag tumaba, taba naman masyado. Hindi ko pinapansin yun. Ang sinasabi ko, nakikita ko talaga. Napaka-healthy ng pamumuhay niya, yung kinakain niya. Yoga pa yan eh, nag-exercise siya. Natutuwa ako kasi kukunti yung alam. Kasi kami ni Mariel, talagang open kami na kailangan ganito. Kapag healthy ka, dapat ganito ang ginagawa. Siya hindi. Hindi siya makuwento. Pero ibinubuhay niya. So, Sir Robin, iba lang ako ng konti. I'm not sure if okay ka sa mga tanong about yung mga pagtakbang mo sa ganyan. Pero open ka ba? Maraming malulungkot kasi pag sinabi kong hindi po talaga ako ano dyan, mga mahal kong kababayan, hindi po tayo ano dyan. Kasi ang laki po ng gastos ko. Ang gastos ko po ang mga anak ko yung nag-aaral sa ibang bansa. Madami pong tao umaasa sa akin. Meron po akong mga foundation na sinusuportahan. Kapag ako po ay masarap pakinggan, senador, governor, o mayor, congressman, masarap yan. Kahit na barangay captain, masarap yan pakinggan. Pero hindi ako kikita dyan. So, yan po yung isang bagay na gagawin akong pulubi. Puro palabas kasi. Puro palabas kasi. Puro abono. Oo, hindi. Tsaka... Maliit ang sweldo niyan. Pero Sir Robin, may nag-offer po sa'yo? Marami po, noon pa. Hanggang Vice President po, na-offer na po sa akin yan. Kahit saan po tingnan, hindi ako kikita. Masyado pong maliit ang sweldo. Yung kasarap, connect you. Sir Robin, ato na ako. Yan o. Sige. Sorry talaga, kung wala. Hindi po, gusto lang din po. Eh, hindi naman ako. Oo. Kasi ang sweldo ng senador, ang liit lang. Hindi naman ako kukuha ng allowance. Ayoko yun. Kasi ang allowance, corruption yun. Pero di ba binuyos mo, di pag tumatakbo, meron yung mga nagfi-finance. Ayoko yun. Utang na loob yun. Ah.
Hindi ako, bakit ko papasukin yun? Bats, di ba? Sa atin lang ha, bats. Ang sarap ng buhay ko, artista, wala akong boss. Nagagawa ko yung gusto ko. Pag naging politiko ka, didilaan mo ang puwet ng kung sino man na ay babae lang ang dinidilaan ko. Thank you, Sir Robin. Thank you so much. Babae.